Nagalit nga mga idol itong si Coach Eric Spoelstra sa naging tanong sa kanya ng isang reporter. Pero bago si Coach Spo ay ito muna nga ang isang coach na nagalit na si Coach Mike Malone after ng pagkatalo nila ngayong game number 2. Natanong kasi siya ng isang reporter about sa struggles nga daw ng Nuggets team offensively. Well, sinabi nga ni Coach Mike Malone na huwag nga daw natin pag-usapan ng struggles offensively. Pag-usapan nga daw natin yung naging effort ng kanyang mga players ngayong game number 2 na hindi maganda, na hindi kinatuwa ni Coach Mike Malone. Nagtataka nga daw siya na bakit kailangan pa nga daw pag-usapan ng salitang effort. E nasa NBA Finals na nga daw tayo. At yan daw ang kanyang concern, ang kanyang inaalala para sa kanyang mga players. They didn't play well nga daw sa umpisa, lalo na ang kanyang mga starters kung saan 10-2 start daw sa first quarter. And then sa third quarter, umiscore nga daw ng 13 points in 2 minutes ang Miami Heat. Meron daw siyang mga player kanina na parang alalang-alala daw sa kanilang mga miss shots at parang akala mo daw kung sino na pwedeng i-turn off and i-turn on na lang ang kanilang paglalaro, ang kanilang effort sa court. Nilinaw neto ni Coach Mike Malone na hindi na daw ito preseason. Hindi na rin ito regular season. Paalala niya na ito ay NBA Finals na. Kaya naman daw very disappointed nga daw siya sa kanyang mga players at sa kanilang naging effort sa labang ito. In-outwork nga daw sila ng Miami Heat sa kanilang home court ngayon. At ito nga daw game number 2 against sa Heat sa NBA Finals, ang pinaka hindi disiplinadong game nga daw ng Denver Nuggets sa buong playoffs this year in 17 games. Yan nga mga idol ang paglalabas ng sama ng loob ni Coach Mike Malone sa kanyang mga players sa kanyang post-game interview. At ngayon ay pag-usapan pa nga rin natin ng isa pang nainis na coach na walang iba kung hindi si Coach Eric Spoelstra sa kanyang post-game interview nang matanong nga siya niyan ng isang reporter. Well, sa summary ng naging tanong sa kanya mga idol ay kapag nga daw kinakalaban si Jokic ng ibang team ay talagang ginagawa siyang scorer instead na playmaker dahil nga daw hindi niya nakokontrol ang game kapag hindi siya nag-assist. Ano ba mga idol, agaran niyang sinakdown niyan ni Coach Eric Spoelstra at halatang inis na inis sa naging tanong nga sa kanya ng isang reporter. Sabi niya nga na it's a ridiculous statement nga daw, ridiculous na payag. At yung mga nagsasabi nga daw ng ganyan ay nagmumula sa mga untrained eyes, meaning mga mata na walang alam sa basketball. Dahil eto nga raw si Nikola Jokic ay isang incredible player na for 2 straight seasons ay naging best player on the planet, meaning naging back-to-back MVP itong si Nikola for 2 straight years. At hindi mo nga daw pwede na sabihin na just making a scorer or pa-scorein mo lang yan, pa-scorein mo at mananalo kayo. Una nga daw ay hindi daw ganyan maglaro ang team ng Denver at marami nga daw silang action na ginagawa every play. At sa panguli banggit niya na Nikola Jokic nga daw has the full respect ng buong team at buong coaching staff ng Miami Heat. And well mga idol, ang ibang mga fan ay sumasang-ayon dito nga kay Coach Eric Spoelstra. And of course, there will be some na di-disagree. At mga idol, ang mga argumento nga ng ibang mga fan ay sinabi na sinashutdown nga daw na ito ni Coach Eric Spoelstra ang tanong ng isang reporter na yan about sa pagiging scorer ni Jokic dahil nga daw ayaw niyang malaman ng Nuggets na ito ang kanilang game plan. Dahil ang Nuggets daw ay winless kapag umi-score ng 40 plus points itong si Jokic. And well, tama naman dyan ang isang fan dahil ngayong playoffs nga ay 0-3. Itong ang Nuggets, 0 wins, 3 losses kapag itong si Jokic ay umi-score ng 40 plus points. Sabi dito ng reporter, if there's one way to beat Denver, it's Jokic scoring and focusing on everyone else. Pero kung kayo nga mga idol ang tatanungin, saang side ba kayo sumasang-ayon at kumakampi? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.